Kapag galit ka sa droga, ang sabi nila, magbantag ka. Ay, may ganun? Kapag galit ka sa droga, may ano ka na? Tagline, hayop ka. Ayan, maganda yung ganyan, di ba? Happy ka agad tayo. Ayaw mo sa droga, magbantag ka. Ulitin ko lang. Kasi, mukhang Joker to si Bantag. Kapag galit ka sa droga, ang sabi nila, magbantag ka. Ang taong naniniwala sa sabi-sabi? Tabingi, antite. Sorry. Sorry. Wala akong maisip. Kasi, Ma'am Peters, kasi nga, dapat rhyming. Eh, di ba? Ito lang ha, Bantag, yung tagline mo, merong sabi-sabi, chismoso ka ba? Ang daming nagagalingan dyan, ang daming timbantag dyan. Ganto ka bobo. At saya, sulit. Kasi si Mike Abe parang icebreaker kahapon. Hindi tayo natuwa. Dito kay Bantag. Ang saya. Bida, ang saya sa'yo. Bantag, hayop ka. Tagline mo. Eh kasi mukhang kakandidato to eh. O, no? Ang tagline nyo. Ang pag ayaw mo sa droga, ang sabi nila. Musong-muso, datinga mo, chismoso. Di ba Ma'am Pita Horsu? Shut up! Naku! Bantag! Hayop ka! Wala ba nag-iisip ng tagline para sa'yo? Eh, sabi ko sa'yo eh. Huwag kang nagpapaniwala sa Bisaya na yun. Alam nyo ba kung ba't di ko pinapanood dyan si Bisdak? Ha? Kasi parang siyang yung tiyuhing ko eh. Yung tiyuhing matanda, gusto magyabang pero wala yung mayyabang. Sa tiyuhing ko, yung piraso, sabi niya, peace. Kapayapaan, peace. Yung isda, peace. Yung dalawang, peace. Corny, 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 corny. Ano, mas nakakatawa si Bantag. Let's go, Bantag! I love it! Go! Magandang hapon, bayan! Magandang hapon, bayan! Bigay niyo na sa akin. Iatras ko ng konti kasi gusto kong balikan.
Busong-busong si Gaga. Tingnan nga natin, hayop na to. Wow! Masaya na ito. I love it. Happy Friday. Atras konti. Ang galing na ito ni Bisda. Number one kang Bisaya. Ikaw, ikinararangal ka namin mga kapwa mo, Bisaya. Huwag mo isa. Sige, oh. Kapatid, asan na ba yung thumbnail ko? Try ko nga downloadin. Pero guys, pakinggan nyo muna. Ayok to. Pinasaya mo ang aking Friday and I love it. I love it. Thank you very much, Bantag. Uy, bakit? Bakit napunta dyan? Okay. Kapag galit ka sa droga, ang sabi nila... Sabi nila... Chismis! Ayan, eto. Eto daw yung chismis. Magbantag ka. Oh. Magandang hapon, bayan! Welcome po kayo sa unang yugto ng harapang... Manluloko, ano? Manluloko, manluloko. Sa harapang... Eto, comedy, comedy pala to. Ay guys, magpasalamat tayo kay Miss Dap kasi may part 2 pa pala to. Kasi ngayon pa lang part 1, patok na sa atin, di ba? So, yung part 2, inaabangan namin ha, please. Miss Dap, shoutout sa'yo. Yung comedy mo, iba yung dating ng panlasa ng comedy mo sa amin. I love it. We love it. We love it. Eksklusibong eksklusibo nakapanayam ng Bisdak Pilipinas. Yata matatapos to. Kasi, ba't ba ganyan yan? Pero guys, ang dami nanonood dyan. Sa totoo lang. Siguro, magganyan din kaya. Eksklusibong eksklusibo. Ang unang pagtatagpo ni Bantag at ni Bisdak. Nago. Well-modulated yung bongsa. Gago. Gago to. Sira... Boss Magtit, sira ulo ba to? Kasi... Kasi nga... Bakit kailangan ganunin? Nakadroga ba to? Bisdak? Bakla ka ba? Meron kasi akong ganyan eh, no? Guys, ito ang may kwento ko lang ha. Alam niya naman tayo, puro tayo kwento rito. Nung kabataan natin, nagpapalaki tayo ng katawan. Pero that time, ang daming mga bading nagpapalaki rin ng katawan. May nakasabay ako sa jeep, ang laki ng katawan. Tapos laki ng boses, nung ano, nakatitig sa akin. Sabi ko, siguro, kasi nalalakihan din sa katawan ko. Eh, ang laki ng katawan niya. Kapit-bahay lang pala namin. No? Sa Fort Bonifacio. Nung bumaba ako, bumaba din, sinusundan ako. Auntie Porda, shout out. Ano siya? Pamangkin ng kilalang politician. Ang laki ng katawan, nagko-compete. Eh ako noon, meron akong gym.
No? Pero, alam niyo yung gym na pang, ka, ano lang, welding-welding namin magkakaibigan. Sabi niyang gano'n, no? Ay, may gym ka pala, nagpapabuhat ka rito. Sabi ko, oo, pero mura lang para tulong ko lang dito sa barangay natin. Sabi niya, ah, wow, good yan. Sabi niya. Tas sabi sa akin gano'n, turuan ko kayo magbuhat. Gusto niyo? Sabi niya. O sige, ano kayo? Dapat kayo ng dumbbell. Sabi niya. Okay, ready. Dapat yung bicep niyo ganito, okay? And a one, two, three. Sabi, sabi, hold, hold. Puntik kong maibato yung dumbbell. Totoo yun ah, hindi ako nagjo-joke. Anyways, tuloy na natin to, no? Kasi masyado tayong tuwan-tuwa eh. Si Director General Gerald Bantag. Sabay-sabay po natin panoorin at pakinggan ang isang may malasakit, matapang... Ang bilis! Ang bilis pala mag-wet lips nito. Tama ka, Busam. Sa una pong... Sa una pong pag... Kakataon, makikilala po natin si Bantag. Pansin nyo ba guys? Karamihan ng mga anti-BBM. Karamihan baliw. Ayoko naman maghubad. Sige na, tira ka, At galit na General Bantag. Nakita nyo? Ang bilis ng pangyayari, pero nag-wet lips na naman. At parang hindi nag-wet lips, no? Sabi nyo, pero pag in-slow mo ko nga to, sigurado ko nag-wet lips siya nun. Sige, pasok. Kapwa ko Bisaya, mga taga-Luzon. Ay, magandang umaga din sa'yo. Ayan, kapwa Bisaya daw. Ako yata kausap na ito. Si Bisdak. Ayan, pambansang Bisaya ng Pilipinas. Meron tayong ano, si Kuya Koy, pambansang loyalista. O, pambansang Kamao, si Pacquiao. O, pambansang Guwapo, si Banat Boy. Pambansang Bisaya, eto. O, oh, sige, pasok, pasok, pasok. At siguro, parang nourishment na rin sa atin yung mga nangyayaring ito. Kasi kung walang pagsubok sa buhay, hindi ka... Ano naman yung term nito? Nourishment? Tiga din eh. Parang pagkain lang eh. Itong nangyari sa akin, parang pagkain lang to. No, suga ako, nourish. Nourish na nourish. Ikaw bahala nga, Bantag, kung anong trip mo. Sa kabila po ng mga akusasyon sa'yo, nang alam po natin... Basta, isang wet lips naman dyan, oh. Sige na, huwag ka na mahiya. Basta, yun lang inaabangan namin, yung... Sige, sige. Ito, ito, hindi ko na maintindihan dito. Dati pa siyang nakikipaglaban daw sa mga drug lords. Kalaban niya yun nandun sa kulungan. Nakakulong na nga kinakalaban pa. Kinakalaban yung mga nakakulong. Ewan ko kung may laban ba yung mga nakakulong, no? Kumpara sa authority. Tsaka guys, pinuto lang wet lips. Siguro nakalima siya ron. Di ba yung nag-jump, nung nag-jump na yung pinaka, ano, yung... yung frame, pag-jump ng frame. Malamang... Sinamantala eh. Ito, General Bantag, total, nabanggit mo na si Pangulong Duterte.
Ito, General Banta, tutol, nabanggit niyo na si Pangulong Duterte. Kamag-anak ni Mami D. Di nga, nang tanongin si Mami D kung ano isusuot na inauguration niya ata ni Pacquiao, sagot niya, yung white dress. Yung white dress. Ay naku, I love it. I love it. Ay naku. Hindi ko alam dito si Duterte na. Inappoint ka ni Pangulong Duterte dyan sa Bucor dahil nagtiwala si Pangulong Duterte. Duterte! Ito, pinangatawa na yun. Diba, meron kasing logo eh. Diba? Duterte, yung Duterte, ginawan 30. Baka yun, Duterte! Gago to. At challenge na ibinigay ni Pangulong Duterte sa iyo sa... Ang challenge! Anong challenge? Sige na nga, patawarin natin. Maka yung chuhin ko, magagalit na naman sa akin. Tamang baliw na to. Total! Inano na po kayo ni Duterte? Ayos! Tingnan nga natin, ba't inappoint to?